Annyeonghaseyo, it's me again, Mami Shan. So guys, the day, ayan na, ito na yung araw ng aking operasyon. Time check, 10:24 ng umaga. Ayan, papunta na kami dun guys. Mga operasyon mga gabi. So, kailangan ko ma-admit ngayon. Kaya, papunta na kami. So, hindi naman ako kinakaban, guys. Okay naman naman. Hello, it's me again, Ma'am Shan. So guys, nandito na ako sa hospital. Ayan. Time check, 12:35 ng tanghali. Tanghali yan guys, hindi pa ako kumakain. Magmula 12 p.m. walang kain-kain guys, kasi nga opera na ako. Kahit tubig, wala. Bawal. Ayan, naghihintay na lang ako guys ng aking operasyon. 3 o'clock daw yung aking operasyon. Ayan. So, nag-iisa ako dito guys. Ayan, bawal kasi yung bantay, diba? Alam nyo na dahil sa kumakalat na na sakit, kaya bawal. Hinatid ako kanina ng junakis ko. Ayan, may ginawa pa silang mga test na ganyan, ultrasound na naman, kasi kailangan doon nilang kailangan nilang markahan yung kung saan yung uoperahan. Ayan, kaya dami pang daming mga gagawin bago ka maoperaan. Ayan, so tapos na, kaya nandito na ako sa taas. Ayan, naka-dextrose ako ngayon. Hinintay ko na lang yung operasyon. Gutom na gutom ako guys. Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, bawal kumain, diba? Kahit tubig, bawal daw. Ang dami kong gustong kainin. Kahit ganyan, no, kapag nasa hospital ka, ang dami kong gustong kainin. Hindi ka naman makakain. Huwag pa naman mag-isa guys. Mahirap, pero katulad na sabi ko sa inyo, kailangan nyo masanay kapag nasa abroad kayo. Ayan, di tulad sa Pinas, marami kang maaasahan dito, walay. Ikaw lang talaga, kaya kailangan mo masanay. Ayan, di sa lahat ng oras may kasama ka. Kumakain na yung mga katabi kong ingay nila, no? Naririnig niyo ako. Sobrang ingay ng mga aso nila. Ay, naku. Sana matapos na ito. Pero, matatapos naman ito. Positive lang, guys. Positive ka lang talaga. Kaya, kailangan mong lakasan yung loob mo kasi wala ka naman talaga maaasahan, di ba? Ayan. Ayan na yun na, sandali. Grabe yung inject nila sa aking kamay, guys. Actually, kabilaan yan. Sobrang sakit na yung inject. Ayan. Guys, nakalimutan ko sabihin pala. Kanina pala, bago ako dalhin dito, inultrasound na naman ako ulit kasi kailangan daw markaan yung bukol kung saan ako uoperahan. Sabi ng doktor, hindi lang pala isa daw yung bukol ko. Meron pa daw na maliliit na bukol na tumutubo. Kaya nagulat siya kasi yung nag-ultrasound. Noong una sa akin, iba siya. Parang nurse lang yata yun. Kaya
kanina sinabi niya, hindi lang daw isa nga, meron pa doon na maliliit. Natakot tuloy ako, tapos sabi niya, tinanong ko siya kung lalaki pa daw, lalaki pa yun. Sabi niya, oo, pero sabi niya sa akin, isasabay na daw niyang alisin yung bukol na maliliit para hindi na siya lumaki. Ayan, buti na lang guys. Akala ko panibagong ano na naman yun, diba? Mahirap yung ganun yung ano, madali, mas maganda na yung minsanan. Gusto ko na, kung hindi niya alisin yun, sasabihin ko din sa kanya na alisin niya. Pero siya na din ang nagsabi. Yun yung doktor na sabi niya, pagkakita niya, isasabay na daw niyang alisin para hindi na siya lumaki. Tingnan nyo, no, diba? Kung di ka nagpapa-check up, maraming tumutubo sa katawan natin. Kaya mga babae, kailangan din natin magpa-check up. Guys, yun lang ang may advice ko sa mga maming katulad ko. Ayan, kahit na hindi mami, mga dalaga, kahit na dalaga, pwede daw silang tubuan ng mga bukol na ganyan. Hindi naman porket bukol siya, ano siya, cancer siya guys, pero kailangan yung magpatingin. May ano, diba, may yearly check-up naman. Dito sa Korea, meron yearly check-up guys. Kaya lang ako, matigas talaga yung ulo ko guys. May libre naman check-up na pinuprovide yung gobyerno namin. Kaso, minsan di mo maano yung tigas ng ulo mo kasi natatakot ka sa hospital, diba? Pero, naisip-isip ko, mas nakakatakot guys kung lumala na siya, diba? Kaya kailangan sa mga mami dyan, sa mga ate, ayan, kailangan nating magpa-check up yearly. Kahit na hindi babae, mapalalaki pa yan. Kailangan talaga yan. Lalo na yung mga babae kasi mahirap yung sa mga sakit sa ating breast, ganyan. Kailangan magpa-check up tayo na all around, hindi lang sa breast, lahat sa ating katawan. Kaya, ayan. Please, kasi hindi mo maalis minsan kahit na gusto mo magpa-check up. Wala kang gagastusin, di ba? Pero mas mahirap yung wala kang kaalam-alam kung ano-ano na pala yung dumutubo sa katawan mo, ganyan. Mas malaking gastos guys kapag lumala yun. Kaya, kailangan talaga magpa-general check-up tayo yearly, ganyan. Kaya ayun guys, tsaka kailangan din natin ng mga insurance, ganyan. Kailangan natin ng ganyan. So yun lang guys. Anyway, time check 1:20. ayan, isang oras at kalahati na lang maoperaan na ako. Ayan, sana maging okay naman yung condition ko. So, mamaya na lang guys. Tawag dito. I-update ko kayo, okay? Guys, ayan, tapos na yung aking operasyon. Ayan. Okay naman siya guys, hindi naman siya masakit. Yun nga lang, masakit yung ulo ko ha, hindi ko alam kung bakit. Magaling talaga sila dito guys, kasi wala akong naramdaman guys na sakit hanggang ngayon. Wala siya masakit, ewan ko lang dahil siguro sa ano, di naman talaga ano, grabe yung pagka-operasyon nila sa akin. Kaya bumubulong ako kasi mga natutulog yun nandito. Bawal maghingay ba? Ayan, so, okay naman yung aking operasyon. Nakaraos na rin kaya, eto, nagpapahinga ako. Wala pa akong kain kasi, di pa daw ako pwedeng kumain ng 8 o'clock pa daw nun. Hanggang 8 p.m. pa daw ako. Hindi pwedeng kumain. Tumulong ako guys, kaya siguro sobrang sakit ng ulo ko. Nahihilo ako guys. Ayan, inintay ko yung 8 p.m. para makakain ako guys.
Nagpabili na lang ako sa labas sa anak. Tapos na yung ano, tapos na yung kainan. Tapos na yung ano. Ang tawag dito. Tapos na silang kumahin. Baaga kasi silang kumakain eh. Mga 6 ganyan. Hindi na ako nakaabot kaya sinabihin ko yung anak ko na bilhan na lang niya ako sa labas tapos ibigay niya dun sa nurse kasi bawal umakyat, diba? Gutom na gutom ako guys. Nahihilo ako guys. Anyway guys, ayan, yun ang balita. Okay naman ako guys. Okay na yun. Okay. Operasyon. Magpapagaling na lang ako guys. So ayan. Balitaan ko na lang kayo kung ano na yung mga update sa aking operasyon, okay? So guys, end ko na siguro yung vlog ko para makapagpahinga na ako. So marami salamat sa support ninyo. Alam ko palagi kayong nandyan sa akin, sumusuporta. Thank you so much. God bless. At sa pamilya ko, don't worry, okay lang ako. Kayang-kaya ko to. Ako pa. Ayan. Huwag kayong mag-alala. Okay na ako. Anyway, hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Annyeong!